ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nangyari na ang plano na pagpatay ni Moira kay Doc Lindon. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa kanto, si Josa nakipag-usap sa mga Marites. Nanonood sila ng balita tungkol sa kung sino ang bibigyan ng award. Kaya nalaman ni Josa na bibigyan ng award si Annalyn. Kaya pinagmalaki ni Josa na kakilala niya si Annalyn. Ngunit ayaw naman maniwala ng mga Marites dahil baka daw nag-iimbento lang ng kwento si Josa. At naikwento ni Josa na magkagalit sila ni Lynette at sinabi niya na naging kasalanan niya. Kaya parang nakapag-isip-isip si Josa na gusto niya na makipag-ayos kay Lynette. Samantala, sa Eastridge Hospital, pauwi na dapat sila Lynette, Annalyn at Aling Susan. Nagtanong si Aling Susan kay Annalyn kung anong sekreto ang gusto sabihin ni Doc Lindon. Nagtaka naman si Lynette dahil wala naman sinasabi si Annalyn sa kanya. Sabi ni Lynette kung anong sekreto man yan, huwag na daw makikialam si Annalyn dahil baka mag-away na naman sila ni Lindon. At nag-aya na nga umuwi si Lynette dahil maaga pa ang awarding bukas. Kinabukasan, dumating na sila sa awarding. Nagkita-kita ang mga nurse at sila Annalyn. Masaya sila na nag-uusap. Nang bigla dumating si Doc Lindon. Sabi niya kay Lynette kung nakapag-usap na ba daw sila ni Doc Benitez. Kung may nasabi ba daw si Doc Benitez sa kanya. Sabi ni Lynette, nakapag-usap na sila at mas okay daw na kilalanin nila muna ang isa't isa. Nagtaka naman si Lindon, kaya sabi niya wala ba ibang nasabi. Nag-isip naman si Lynette at nagtataka na din siya. At bigla tumawag si Doc Benitez kay Lynette. Samantala, si Annalyn nakatingin lang kay Doc Lindon. Nagtataka na din siya. Aalis na sana si Lindon nang bigla siya pinigilan ni Annalyn. Nagtanong si Annalyn kung anong problema nito. Sabi ni Lindon, wag mo na ngayon. Napikon si Annalyn kaya sinabihan niya si Lindon na anong meron kay Zoe. Ano ang problema mo? At bigla nagsabi si Lindon na hindi mo siya kapatid. Nanlaki ang mata ni Annalyn. Sabi ni Lindon, ang ibig kong sabihin, hindi kapatid ang turing sa'yo ni Zoe. Sabi ni Annalyn, oo alam ko yun. Hindi niya ako tinuturing na kapatid. Pero nag-aalala pa din ako sa kanya. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin kung ano ang problema niyo? Sabi ni Lindon, mag-antay ka lang at malapit mo na malaman ang lahat. At umalis na si Doc Lindon, naiwang nag-iisip si Annalyn. Sa bahay nila Moira, tumawag ang pulis na kasabwat ni Moira sa pagpatay kay Lindon. Ngunit si Zoe ang nakasagot ng tawag. Sabi ng pulis, nakahanda na ang bata niya. Itutumba na nila si Doc Lindon. Nagulat si Zoe sa narinig niya. Hindi niya akalain na ganun ang gagawin ng mami niya. Bigla niya binaba ang tawag. Kinakabahan siya nang bigla siya nakita ni Moira. Kinuha agad ni Moira ang cellphone sa kanya. Sabi ni Zoe, anong gagawin mo kay Doc Lindon? Sagutin mo ako. Sinungaling ka, anong pinaggagawa mo? Naiinis na si Moira kaya sinabi niya na gumagawa ako ng paraan para matapos na ang problema natin. Ayaw ko gawin to, Zoe, pero wala akong choice. Eto na lang ang naiisip ko para hindi malaman ng lahat ang tungkol sa'yo. Sabi ni Zoe, mami parang awa mo na, wag mo gawin to. Lalo lang dadami ang kasalanan mo. Sabi ni Moira, paano kapag hindi ko pinapatay si Doc Lindon? Makukulong ako at mabubulgar lahat ang sekreto. Magiging mag-isa ka na lang kapag nalaman ng lahat. Sabi ni Zoe, grabe ka, utak kriminal ka talaga. At ayaw ko maging kriminal katulad mo. Hindi ako gagaya sa'yo, mami. Sinampal ni Moira si Zoe. Sabi ni Moira, makinig ka sa akin, Zoe. Ginagawa ko lahat para lang sa'yo. Naiyak si Zoe at umalis na siya. Nagalit siya kay Moira. Kailangan niya pumunta sa awarding. Kailangan niya tawagan si Doc Lindon. Nasa sasakyan na si Zoe, tinatawagan niya si Lindon. Ngunit hindi ito sumasagot, nag-aalala na siya. Samantala sa awarding, nag-uusap si Lynette at Doc Benitez. Nagtatanong si Lynette kung may gusto ba sabihin sa kanya si Carlos dahil may sinasabi si Lindon sa kanya kanina. Sasabihin na sana ni Doc Benitez nang bigla naman dumating ang mayor at nakipag-usap ito sa kanila. Pinagmalaki ni Lynette si Annalyn. Sinabi niya na proud siya sa anak niya sa pagiging genius nito. Tuwan-tuwa naman silang lahat kay Annalyn dahil sobrang tapang at matulungin daw si Annalyn. Napangiti si Lynette at
nagpaalam na si Mayor. Sabi ni Lynette kay Doc Benitez, tama ang sinabi ni Mayor na dapat sa buhay walang tinatago na sikreto, lalo na sa mahal natin sa buhay. Natahimik si Doc Benitez. Nakokonsensya na din talaga siya. Maya-maya, nagpaalam siya kay Lynette dahil may kakausapin pa siya. Nakipag-usap si Lindon kay Doc Benitez. Sabi ni Lindon, kailan mo sasabihin ang totoo kay Ma'am Lynette? Sabi ni Doc Benitez, bigyan mo ako ng oras, hindi madali ang pinapagawa mo. Sabi ni Lindon, ako ang nahihirapan sa inyo. Hindi ko na kaya magtago ng sekreto nyo. May pakialam ako kay Ma'am Lynette at kay Annalyn. Sabi ni Doc Benitez, nahihirapan din ako kung alam mo lang. Sabi ni Lindon, hindi ka mahihirapan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi mo lang kaya sabihin dahil makasarili ka. Kung hindi mo kaya, ako na mismo gagawa para sa'yo. At umalis na si Lindon. Nag-aalala na si Doc Benitez. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Maya-maya, pinuntahan ni Lindon si Annalyn. Hinahanap niya si Lynette. Nagtataka naman si Annalyn. Sabi ni Annalyn, guguluhin mo na naman ba si nanay sa mga pinagsasabi mo? Naiinis na si Lindon. Dahil ayaw sabihin ni Annalyn kung nasaan si Lynette. At bigla sumigaw ang mga nurse na magsisimula na ang awarding. Samantala, sa kabilang hallway, gusto na sana sabihin ni Doc Benitez kay Lynette. Ngunit magsisimula na ang awarding, kaya nawalan na naman ng oras si Doc Benitez. Samantala, si Zoe, tinawagan niya si Doc Benitez dahil hindi sumasagot si Lindon sa kanya. Lumabas si Doc Benitez para kausapin si Zoe. Sabi ni Zoe, Doc Benitez, alisin niyo si Doc Lindon dyan dahil may papatay sa kanya. Sabi ni Carlos, hindi magandang biro yan, Zoe. Sabi ni Zoe, may papatay sa kanya, maniwala ka. Alisin mo siya dyan, baka may madamay pa na iba. Binaba na ni Doc Benitez ang tawag. Babalik na sana siya sa loob ngunit hindi na siya pinapapasok ng pulis. Sinabihan siya na bawal nang pumasok. Wala na gawa si Doc Benitez kaya naghanap na lang siya ng ibang daan. Samantala, sa itaas ng building, nakaredy na ang papatay kay Lindon. Ngunit hindi niya matutukan dahil humaharang sa likod ni Lindon si Annalyn. Sabi ng pulis, bilisan mo dahil baka mabisto na sila. Maya-maya, nagkaroon siya ng pagkakataon nung umalis na si Annalyn. Tinutok niya ang baril sa likod ni Lindon at pinitik niya ang baril. Samantala, sa East Ridge Hospital, nabalitaan na nila ang nangyaring barilan sa awarding, kaya nag-aalala si Giselle at Aling Susan. Madami-dami pa tayo aabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.